But wait, bago po ang lahat, yes, ito po ay travelogue ni Mama. Pero gusto ko lang magbigay ng background. Siyempre, umpisa pa lang sinabi na namin na OFW itong, OFW family story itong vlog na to. At hindi kami laging magkasama dahil si Mama nga ay nasa abroad, nasa Athens, Greece, at ako ay nasa Pilipinas. Pero we try, or Mama tries na every year umuwi siya para sa akin. And napansin ko lang, hindi ko alam kung yung mga kapwa ko, anak ng OFW, ay makaka-relate. Pero meron yung times na kunwari, bibili ng malaking amount, or bibili ng isang bagay na malaking amount, mahal na item si Mama, tatawag siya sa akin. Example niyan, noong nagbakasyon siya tapos bibili siya ng salamin niya. Out of nowhere, tumatawag siya sa akin. Sabi niya, anak, andito ako sa pangalan nung store. Bibili sana ako ng isa kong salamin. Oh, sige ma, bili ka, sabi ko. Magkano ba yun? 5,000 o 8,000 pesos. Basta mahal. Hindi siya yung normal na salamin. Kasi yung frame, may pangalan din naman. Tsaka matibay. Ayan. So, tataka ako. Bakit nagpapaalam si Mama sa akin kung bibili siya ng mamahalin? Naman, di ba? Pero, alam mo, na-realize ko lang, ganun ba yung mga nanay? Pag magpo-purchase na sila ng para sa sarili nila, parang nagigilty sila kapag mahal yung bibili nila. And naalala ko lang yung story na yon. Yes, sinabi ko kay Mama, okay lang yon, at yes, nabili niya. And then fast forward to, ayan, mayroong nag-invite mag-Santorini daw sila. Parang bakasyon na din, ganyan. Sa tagal na rin nila sa Greece, pero hindi pa sila nakakapunta ng Santorini. Di ba? Inoko, ilang dekada na si Mama, hindi pa malang nakapunta ng Santorini. Ayun, so, sige, go, punta kayo. Ganyan, enjoy kayo dun. Eh, si Mama kasi, senior na rin siya. So, fresh senior. Ayan, so, batang senior si Mama. At, naisip ko naman, parang, di ba? Parang, tsaka adult na ako, adult na rin siya. Parang, kumaga, freedom ngayon eh, at karapatan ngayon. Para naman, sumasahod siya, tapos hindi naman niya na hinai-enjoy din yung sinasahod niya. Puro inuuna na lang, hindi ako, iba, pamilya niya, ganyan. So sabi ko, go ma, enjoy kayo, ganun-ganun. So pumunta siya, at ito nga ang produkto ng kanyang pagpasyal. So, iyon lang yung background story. So, sana sa mga OFW na nakikinig o nanonood ngayon, sana ma-realize din nyo na you deserve this! You deserve to spend, dasin nyo din paminsan yung pera ninyong tinatrabaho nyo para sa sarili ninyo. Hindi lang puro sa pamilya o para sa ibang bagay. Kasi, basta parang, siguro mas maintindihan nyo to, mothers, bilang di pa ako nanay, pero bilang isang anak na isang OFW, deserve nyo po ang magbakasyon, deserve nyo po ang paminsan mag-splurge kayo for yourselves, kasi, kayo yung nagtatrabaho eh. Lalo ngayon na nagtatrabaho na din ako, alam ko yung hirap din na ibinibigay ko para sa sahod ko. Alam mo yun? So, bakit hindi kayo? Kaya, go ahead, mamasyal po kayo. And spend quality time with yourself or with your friends. Deserve niyo yan, at hindi niyo kailangang mag-guilty. Pinagtrabahuan niyo po yan. At hindi porket na kapag abroad kayo, utang na loob nyo na lahat yan sa mga nasa Pilipinas. O kumbaga parang, you don't have to feel guilty when you spend your money, kasi it's your money pa din. Yun lang po. So, enjoy! P.S. Hi, Ma! Yes, alam ko, hindi mo to inaasahan. Nakala mong background nito ay music lamang. Pero nais ko na lang ding sabihin na gusto kong magpasalamat sa maraming dekada. Marami, parang tagal-tagal mo na dyan.
sa tatlong dekada mo na na pagiging OFW, ikaw ang isa sa mga naunang nag-abroad at hindi lang ikaw. Marami ka pang mga kapitbahay at mga kakilala na tinulungan noon para makapag-abroad din at maiyahon yung pamilya nila sa hirap. And nakaka-proud na maging anak mo. Sa totoo lang, kasi kahit saan tayo pumunta kapag bakasyon mo, may mga nagpapasalamat sa'yo, may mga dahil sa tulungan na naibigay mo sa kanila. And yun lang, parang hindi ako perpektong anak, hindi ako madaling anak. Sakit din ako sa ulo paminsan, pero ayokong maramdaman mo na hindi ka malayang maging masaya. Ayokong maramdaman mo na may pumipigil sa'yo para i-enjoy din ang buhay. At senior ka na. Kaya eto, magtatrabaho ako ng tuloy ko lang pagkayad din para sana magkasama na tayo one day. Yan lang. And I love you and thank you sa lahat ng sakripisyo. And I hope na you enjoy this life more as the years go by. I love you, Ma. No more. See you tomorrow.
Passou de amarelo e laranja e vermelho para ficar tudo mesmo na cidade. Está a ser engolido com a montanha, com a água, no canal de Imola. Good performance of the team. Eh? Buena performance. Buen desempeño de los soldados. Adiós, Porto Sol. Sporting! Good performance.